Nose in, nose out policy o pagbabawal sa mga bus na magmaniobra sa EDSA, pagbabawal sa mga provincial bus sa EDSA tuwing rush hour, pagbabawal sa mga single sa EDSA o yung mga sasakyang driver lang ang sakay, walang patid na clearing operations, pati nga araw at oras ng pasok sa trabaho, pinag-isipan pang baguhin sakaling ito na ang mailap na solusyon sa traffic. Pero kung ang MMDA hindi pa sumusuko sa paghahanap ng solusyon sa EDSA, si Pangulong Duterte mukhang give up na raw sa problemang ito. Just leave EDSA as it is. At dahil wala pa rin tiyak na paraan para maibsan ang masalimuot na traffic, pinaghahanda na ng MMDA ang publiko sa mas mabigat na traffic sa EDSA, lalo na ngayong bear months. Sumabay na rin ho yung pag-lift natin ng provincial bus ban. Ibig sabihin, lahat ho ng volume talagang naaasahan na ho natin dito sa kahabaan ng EDSA. Mahigit 3,000 provincial buses ang balik EDSA matapos bawiin ng MMDA ang ban sa kanila. Wala ho tayong magagawa, hindi pa ho tapos yung mga terminals na inaantay natin, Paranaque Integrated Terminal, Valenzuela, Santa Rosa, Laguna. Dapat ho kasi ito, sir, sabay doon sa HOV policy, doon sa carpooling. Kaso hindi ho tayo sinuwerte, hindi naman ho po pwedeng isang sektor lang o yung iilan lamang yung magsasakripisyo. Sa ngayon, pagbubutihin na lang daw muna ng MMDA ang clearing operation sa mga inner road. Mismong truck ng PNP ang nasaktong nakasampa sa bangketa. Mahigit 30 minutes ang ibinigay ng MMDA bago ito ang truck. Pero na-late pa rin ang driver na pulis. Wala akong VIP treatment dito para sa mga nakailigan na nakaparada. So kahit ano pang sasakyan niyan, basta mali, hilahin. Kung dumating yung driver, ticket po. Bukod sa magpapasko, nagkasabay-sabay na ang public works project sa Metro Manila. Kaya nakikiusap ang MMDA na huwag nang samahan ng kawalan ng disiplina para hindi na makadagdag pa sa problema natin sa kalsada. Mark Salazar, GMA News.